Round two. Yo, 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 what's up, yeah. Brother Peter and Taya, want the help? Hey, bro. Thank you. David. David. Pasensya na kayo, medyo pause pa ako, kakasigaw ka dati. Nakita ko eh. Kaya hindi ako makapag-live eh. So, David. Anong, Gajel? Eh, ito nga, at solusyonan na natin to. At yun nga, hindi si Bro Sherwin yung kahapon. At ito, magsasorry naman talaga si Bro Sherwin na medyo nadidelay lang. Kasi nga, pagka magla-live siya na may magsasorry siya, eh, nadidelay kasi kami mga basher. So, kanina nag-live ako ilang oras, nakatutok si misis mo. At naipunto ko na kung sino yung dalawa talaga na posibleng naging reference ni Bro Jason kung bakit nagkaroon ng problema. Which is si Boss Buds nga at saka si Bro Sherwin. Kasi na-explain ko na lang kay Bro Sherwin kung bakit naging ganun yung netizen sa kanya. Kaya naintindihan na ba niya. Tsaka willing naman siya sa pag-aayos to, David. Hindi, may gusto lang ako itanong sa kanya, Gajel, kung kaya yung mamarapatin. Bro, ikaw ba, bro, sa lahat ng sinasabi mo kasi nakikinig lang ako lagi sa'yo. Wala ka naririnig sa akin. Ikaw ako eh. At siguro naman, pagkakaintindihan mo kung bakit ako pumutok nung nabasa ko pakala mo. Regardless, kahit sino pa yung kahit hindi pa ikaw yun. Totoo yun, ang importante doon, narinig mo kung gaano ako kagalit sa'yo. Yeah. At sasabihin ko yun sa pagmumukha mo, galit talaga ako sa'yo. At kahit murahin pa kita dito, galit pa rin ako sa'yo. You know why? Asa lang reference mo na walang record, na walang sinubmit na file ng USB sa ang kapatid ko at sila Brendan. Sila Brendan nagko-comment sa'yo that time sa live na kaganyan ka. You don't know the process, sabi ni Brendan Gibbons, ha? Anong ginawa mo? Nasa lang ang reference mo? Sagutin mo muna. Unang katanungan ko yun sa'yo. Marami akong katanungan sa'yo. Ang unang-una natin dito kasi... Yeah, katulad nga na sinabi ko, kung mare-review mo ulit yung sinabi ko kanina tungkol sa pag-live na yun ni Bro Jason, ang tagal ko siya sinasabihan na huwag ka muna mag-react, huwag ka muna mag-comment, huwag ka muna mag-hate. Hintayin mo muna, sabi ko, bigyan mo ko at least 3 to 5 days. Teka, sagutin mo ka agad yung tanong ko, where's your reference na walang sinubmit ng final na application ng USB sa... Kasi yun ang laging pinapaulit-ulit sa amin ni Jason, sinabi mo na hindi nakapag-submit ng USB sa hindi nakapag-file, which is kami nga dito, kasama ko yan, nagpadala si Sergeant dito ng $200 to file. Ganito yan. Na-file ang USB sa ni Jason last July 9. And then July 12, doon binayaran ang USB sa application ni Bro Jason. Alam ko, nasa akin kasi yung papel, bro, eh. And sabi ko, oh, na-complete lang yung ano mo, yung mga requirements mo, bro, nung July 9. Tapos July 12 is nagbayad si Jason nga ng almost $200 dito sa US Visa para sa application niya sa US Visa. So, sabi ko, parang imposible ka ko na ma-expedite to kung sakasakali kasi kakabayad mo lang daw sa July 19. Eh, ang laban is July... August 14 ang laban ni Bro Tata. So almost mahigit 1 month pagitan ng pagpoproseso at saka yung pagbabayad, bro. Medyo mahihirapan talaga mag-expedite kasi bago matanggap yan ng US Visa yung pinayad ni Bro Jason, takes a time. It takes like 2 to 3 days to receive the payment para sa US Visa application form ni Bro Jason. Yun pala, bro, alam mo pala. And then bakit ka gumatong? Kasi sabi nga, ang dami ko na babasa. Yes, naiintindihan natin yung galit ni Brother Jason. But he talks with the wrong person. At ikaw yung pinapatamaan nila doon. Hindi. Kasi bakit naging wrong person? Kasi imbis na ikaw kinikilala mo yung sarili mo as a part of the family. Kami, we consider ourselves dito as a family. Imbis na gumatong kami, nagmimidjate kami. Kahit ang dami ko nababasa na pambabash kay Silver Boys, kahit si Kampa magbabash kay Silver Boys, nasasaktan ako, kapatid ko yun eh. Pero wala kayo naririnig sa akin. Wala kayo naririnig sa akin kasi kami mismo, nila Kuya Jello, nila Mabsubirayo, nila Kuya Rich doon,
magmi-mediate kami, nasa gitna kami. Pero yung ginawa mo, wag na tayo mag-deny-deny, wag na tayo magbalini sa harapan ng tao. Yung ginawa mo maling-mali. Kasi alam mo mismo yung proseso, alam mo dapat yung sasabihin sa kanya, pero ginatungan mo. Wala akong makita ano eh, wala akong makita saan doon banda, yung panggagatong na yun nga, na nasasabi ng tao sa akin, yung nasasabi nyo nga sa akin. Kasi ako, ang alam ko lang talaga is, dinamayan ko lang si Jason. Hindi naman talaga ako lalabas dyan sa live na yan kung nakita ko kasi si Jason eh, kung ano-ano na ginagawa na, iyak na, alam mo yun, eh bilang barkada bro, hindi ko naman mapapabaya si Jason. So sabi ko, sige, papanig ako bro, sabi ko sa kanya gano'n na, sabi ko, sige, sasama kita mag-live kasi naaawa ako, men. Alam nyo, napakahirap mag-isa sa isang lugar na hindi naman, hindi mo naman lugar, alam mo yun, na wala siyang makasama, lagi lang siyang masama loob, baga, umiiyak siya, halos hindi na siya natutulog, gabi-gabi, nandito, kausap ko siya rito, and baga iba kami ng oras. Yun nga, parang masakit din sa akin kung hindi naman ako magre-react. Pero yung katungan si Jason bro, hindi ko gagawin niya, man. Eh, yun pala bro, pero tignan mo yung mga comment ng tao, kuya doon, kung pwede mo ba ma-flash yun. Yung mga comment ng tao, ang dami ko nakikita. Hindi kasi lalakihan kung hindi sa gatong mo. Ikaw ang, tignan mo, si hindi na kami kailangan magsalita. Ang mga tao may mga sarili-sariling isip yan. Nakakaintindihan. Ako, ang masasabi ko lang naman kasi, ganito ha, bro. Ako kasi, ang masasabi ko, yung sinasabi ko lang is, ayon lang sa mga nakikita ko at mga papeles na hawak ko lang din and sa mga pag-uusap dito sa loob ng Team Cuadro Alas na sa amin ni Jason, ni Bro Tata, na yan, sa mga nag-i-issue na yan, nakita ko kasi yung mga papeles na hawak-hawak din ni Jason. Kaya ako, alam kong hindi nalalaman ng mga basher na yan kung ano yung mga, totoong nangyari. Wala silang kinalaman, kaya walang problema sa amin, kaya alam sila kasi wala naman talaga silang alam eh sa nangyari na to. Sige, yung mga kasi, wala ka naman din alam, brother, wala ka rin naman alam para gumatong, para sumausaw sa live ni Jason. Huwag ka tatawa sa tao sa buisit ako sa'yo, totoo yan. Kahit mura-murahin kita dito, buisit ako sa'yo. Sige lang. Yan. Dahil ikaw ang may dahilan kung bakit nasira itong team na to, ikaw ang nagpagulo. Pwede mo bang paliwanag sa akin paano ako naging dahilan ng tanongin mo mga tao. Hindi na, ako ang magsasalita. Ang tao na mismo ang magsasalita. Ayan na, magbasa ka ng comment. Ano ang batayan mo? Ano ang alam mo? Ano ang alam mo sa Team Cuadro Alas? Alam mo ba kay Morris East? Alam mo kay Morris East na issue? Para magsalita ka? Ano alam mo? Ito ang sasabihin ko sa'yo. Alam mo ba yung issue kay Coach Ting? Alam mo ba issue kay Morris East para magsalita ka? Wala akong alam. Labas ako dyan. Gusto mo maging bida ka. Ay, sana sinausawan ko na rin yung sinasabi mo. Eh kasi kung magpapabida lang ako, bida ka. Bida ka. Ang bagay sa'yo. Oy. Tol. David, kanta. Kalma lang. Kahit mura-murahin kita. Gusto ko murahin kay kasi yun yung napipil ko para sa iba. Masaya ang tao. Wala akong kinatatakutan, brother. Wala akong kinakatakutan, bro. Oo. Wala problema yan. Wala akong kinakatakutan, brother. Wala naman. Parehas lang naman din tayo, eh. Parehas lang naman kanya kinakain natin. Kaya huwag po sabihin sa kanya, ano, bro. Huwag mo kong apak-apakan dito, David. Huwag mo rin akong dito. Dahil galit lahat ng tao sa'yo dito. Ayan, si Cinematic Access. Insecure ka kasi dyan. Ingit ka kasi kay Cinematic Access. Hindi ka tumuha ang cameraman. Ingit ka kasi kay Cinematic Access kasi hindi ka tumuha ang cameraman. That's the truth. Ah, hindi ako nag-apply. Bakit hindi ka nakasagot kay Brendan? Hindi ako nag-apply. Bakit hindi mo tinitira si Sersian? Na si Sersian, siya ang utak ni Silver Boys. Ha? Sige nga.
Bakit hindi, bakit mo nailabas naman yung cinematic access? Ba't ako nainggit doon? At saan, nasaan yung pruweba na nainggit ako doon? Bakit? Marami. Wala, bro, marami. Hindi lang naman yung isang negosyo. Nasaan yung reference mo sa mga sinasabi mo? Tinatanong nga kita kung anong alam mo eh. Para gumatong ano alam mo. O diba Tim kasi meron ka, anong alam mo sa issue? David, ito na lang, David. Next time nakausapin mo ako, ano, be professional bro. You love. Eh kasi hindi ka professional doon din. This is lang ang dapat sa'yo. David, this is not right time kasi nonsense bro. Choke! Eh, gusto mo ko rin. Choke! Be professional. Choke ka. Next time ba tayo mag-usap, David? Hindi maganda, bro. Maraming salamat, bro. Choke ka. Itinaturahin ka rin kita kasi dahil ka ng taong dahil sa... Choke ka. Choke ka.